Good morning. Dito kami ngayon sa Butuan City, Libertad. Tapos troubleshoot kami ngayon ng Hyundai Porter to na ayaw mag-andar kapag hindi itulak. So, ang ginagawa nila ditong ano, naglagay sila ng fuel pump motor sa ano, multicab. So, ito tumutunog. So, tapos i-try lang natin kung umaandar ba talaga o hindi. So, ayaw talaga mag-andar. Una namin gagawin, ibalik muna namin ito sa original. Balik muna namin ito sa original. Yung linyada. Tanggalin muna namin itong motor ng sa multicab, tapos ibalik muna namin sa original. So, natapos na pong naibalik yung fuel pump na hose niya, yung sa fuel line. So, sa susunod natin gagawin, ang susunod itong sa diagnostic scanning. So, ito po yung ito yung lumalabas sa scanner. P1183 fuel pressure regulator open circuit. So, i-delete natin ito. Report muna. Airport code. Okay. So, ang gagawin natin dito, higpitan lang natin yung circuit ng suction valve. Tapos, try natin pandarin. Airport code is continue tayo sa troubleshooting dito sa timing chain niya. Ito yung iba yung tunog niya na timing na natin dito. Ito yung to timing mark niya sa upper. Muna giingon ma'am nga. Lahi kita o kanang kuan nga gihatag ba? Sa linyada ba? Mogid po niya mong linyada? Kaya ako, testing-testing na palit-baligya. Ito mong sakinan, di mingin paras ko. Ay, akato nung mga wayhan na customer, mamalit. Ate, kusog, buka ilang baligya-baligya. Kota, pagkikos pangayo, ngayon, ane. Sige. Ito na yung timing mark niya. Tapos dito, linyada. Timing mark. So, ito yung timing chain niya nga. Lumuluwag. So, tingnan natin yung sa toser niya. So, mataas na yung toser niya dito. Inano natin. So, hindi na siya mag-timing. Kaya, pwede rin isa sa dahilan na hindi madali mag-andar kasi para siyang skip. So, tulad nito. Ito. So, wala nang alog. Pero kung tingnan mo yung timing niya, so skip na siya ng parang isang ngipin. Pero kahit na pull na dito yung sa toser niya, oh, maluwag pa rin. So iba yung tunog. So ang papalitan natin dito yung ano lang, timing chain saka yung toser niya. Kung may oil ito, okay pa naman. Pero i-double check ko kung matigas pa ba siya ang pisilin or malambot na. So, tanggalin na namin itong timing chain. So, ito na yung timing niya. Kumpara natin mamaya kung mapalitan natin ng bagong kadena. So, para transparent tayo dito, kita natin yung timing niya.
sa dito sa ibabaw. So dito. Yes. Ito yung bago nating timing chain. Dito natin malalaman kung genuine itong ano, kasi may lock ano sa Hyundai. Saka dito sa ano niya. Ito yung loob niya. So sealed siya. Sealed. So, tapos yung silo pin niya hindi basta-basta maano. Sige, magalong ng busy ay. Kunit. Kunit ba? Makunot. Kahit. Ikaw. Ay, tara na yung ito yung secretary namin. Napaka ano. Yung model namin. Masay, kinagalong na yung busy. Ay, tagalaga namin. So, ito yung bagong timing chain. So, ito yung visual check natin, yung bronze niya. Yun sa kabila, itim na yung kulay dalawa. Ito rin yung ipapalit natin. Tapos dito sa baba. So, tingnan natin mamaya kung anong resulta ng bagong kabit natin sa clearance ng timing chain. So, ito na yung ipinalit nating bagong timing chain. So, kung makikita natin, timing siya dito, pati dito. So, nawala na yung ano niya, maluwag na kadena for timing chain. Tapos dito, matigas na siya pisilin. So, wala na siyang portion na ano. So, okay na itong timing chain. Bago natin ito i-final, ikabit natin temporary yung cover. Tapos, pwede muna tayong hindi mag-silicone para ma-check lang natin kung mawawala ba talaga yung tunog ng kadena na ano, maluwag. So, ikabit muna namin temporary. Wala pang silicone for testing lang. Ito, hindi muna natin ito binolt. Temporary muna para ma-check natin kung okay na ba yung tunog ng ano natin, makina, kadena. Okay, start. Ayos na. So, nawala na yung kakaibang tunog. Ayos. So, pimis na kami sa ano. Ayos na yung tunog. So, pimis na kami sa oil pump strainer, fuel tank, tsaka yung iba pa na gagawin namin ngayon. Ito na po yung tanki niya. Yung diesel na ano namin. Tapos dito sa loob, kakasimula pa lang ng dumi niya itong sa gilid niya, so hindi pa siya umabot dito sa strainer. So pag magbaba ito sa ito, pag pulta niya, pag baba nito, so ito na mahihigop na ito sa ano, sa strainer. Kaya kung palagi tayong ano, haptang maaalog ito. So buti na lang na PMS ka agad, so hindi pa nakarating dito sa ano, kaya sa strainer, kaya hindi pa nasisira yung fuel injector natin. Tapos dito sa oil pump strainer niya, so may stack up na ano, mga silicone. Ito yung dumi niya sa loob. Yan yung itim. Ito banda sa ano, dito na portion dami. So yan yung sanhi na pagkasira ng turbo natin, saka yung sa timing chain, kasi short siya sa supply sa oil. So itong nangyayari sa turbo niya, nasisira ito kasi ang daming oil, pati dito sa impeller niya, ito sa hose dami. So dito sa tambotso niya may oil na rin, kaya papalitan natin ito ng turbo. Ito, ang daming oil sa ano niya. Ito. Catalytic converter. So, papalitan natin ito ng turbo, pero i-check pa rin natin yung impeller kung talagang may alog ba. So, ang sanhi ng pagkasira ng turbo tsaka timing chain, itong oil pump strainer na madumi. Siguro, nalinis na nila ito, kaya yung
yung naka-stack up sa kanya, silicone, pero baka nilinis na nila yung strainer. So, huli na nang nalinis, nasira na yung timing chain at saka yung sa turbo niya. 5 months pa pala itong sasakyan na ito galing surplusan. So guys, ngayon pa namin natapos itong Hyundai Porter to, 538 PM, June 14. Ito yung nilagyan din namin ng kulan para ayos na ito. So, tapos na itong na-PM is ito na yung tunog ng makina. Tapos yung white smoke niya, nawala na yung white smoke. Ayos na ito. Wala nang makikita na usok na puti. Ayos. Okay. Kahit ni-revolution, wala nang usok. Tapos sado na ang makina. So, home service dito sa Butuan, Libertad. Ha? Bilig sito. Okay.